Okay. So, pagpatuloy na natin yung discussion natin dito sa bonds payable. Ano? So, review lang muna tayo dun sa part 1 ng bonds payable natin. Di-discuss natin ano yung bonds payable, anong purpose, di ba? And then, of course, we discuss the term bonds. Yan, yung term bonds is ang maturity period niya is at the end of or one-time payment ang nangyayari, di ba? Kapag term bonds. Ngayon, yung mga problems na pinakita natin dun sa part 1 ng ating bonds payable is at interest date. So dito naman, ang ipapakita natin is between interest date, ano pa mga pag-uusapan natin dito? Serial bonds. Okay, so mamaya ipapaliwanag natin kung ano yung serial bonds. And of course, yung the recognition ng bonds payable. Okay, so wag na natin patagalin and let's start our discussion. Okay, topic outline natin. Ano ba yung mga pag-uusapan natin dito? Ang pag-uusapan natin dito is about the serial bonds. Yan. And then of course, magbibigay tayo ng mga sample problems. And then term bonds issued between interest dates with sample problems as well. Okay, and then of course, yung the recognition ay tinatawag na retirement ng bonds. Yan. So yan yung tatlong pag-uusapan natin dito sa video lecture na ito. Okay. Definition muna. So ano ba itong serial bonds na sinasabi? Okay, kung yung term bonds is ang maturity period niya ay one-time payment and then the interest is payable normally annually, pero pwede rin na siya na semi-annual or quarterly. Itong serial bonds naman is may series of payment, kaya tinamag siyang serial bond. So sabi dito, a serial bond, sometimes called serial note, okay, is a debt security. Yan. That matures and is payable at periodic date. So pwedeng halimbawa by installment yung pagbabayad. Okay, so example, 5 years tapos taon-taon binabayaran yung principal along with the interest. Yan, kaya sinabi siyang serial bonds kasi may series of payment, merong periodic dates. Okay? During its term or its life. Yan, thus it is repaid over the number of periods instead of one specific maturity date. So sinasabi niya rito, kinukumpara niya yung sarili niya sa term bonds, yung term bonds ay may one specific maturity date. Ito, may series or periodic payment. Yan. Kaya ito yung mga pag-uusapan natin, yung serial bonds. Then, yung approach, ganun pa rin, kung paano tayo nag-compute ng bond issue price, ganun pa rin yung scheme at face amount, or whether it is at discount, or whether it is on premium. Yan. So ganun pa rin, same approach. It's just that dito ang mangyayari, makikita mo may series of payment. Okay? Ayan. So magpakita na tayo ng sample problems para mas ma-appreciate natin kung ano ba tong serial bonds na to. Okay, problem number one. Yan. Again, kapag mga ganitong problem, ang unang-una mong hahanapin yung requirements. Okay, so sabi dito, ano ba ang requirement ng problem? Determine the following. Okay, merong sinabi. Round the present value factors to 4 decimal places. So may instruction na yun yung gagamitin natin. Yung pag-compute ng present value factor, I assume, alam mo na to ha, kasi diniscuss na natin to sa bonds payable. Okay, pero dito, i-reiterate pa rin naman natin kung paano natin na-compute. Okay, so, ang pinapakompute sa atin dito, number one, okay, issue price of the serial bonds, and then how much is the interest expense as of 2018, and then the carrying value of the serial bonds payable at December 31, 2018. Yan, so yan yung mga i-determine natin dito. Okay. So sabi dito, Kakashi Corporation issued bonds with a face value of 6 million. So this is the face amount. Okay. On January 1, 2018. Okay. The nominal rate given, 6%, is payable annually. So yung pagbabayad daw ng interest ay annual. Okay. On December 31, so at the end of the year end. Okay. The bond issued with 8% effective yield. So napapansin mo rito, di ba ito ay effective rate, ito naman ay nominal rate. Kung mapapansin mo, effective rate is greater than the nominal rate. Therefore, dito pa lang alam na natin na ano siya, at discount. Okay, kasi mas mataas yung effective rate kaysa sa nominal rate. Kumbaga, mas mataas yung mas mababa yung matatanggap mong proceeds kumpara dun sa face amount. So kung papansin ba, di ba, 6 million yung face amount natin. Mamaya makikita natin sa bond issue price
na mas mababa yung ating magiging proceeds o tatanggapin. Yan. The bonds mature on every December 31. So every year, di ba? Each year at the rate of 2 million. So ibig sabihin, kasi payable ito, ilang taon ba ito payable? Okay, 3 years. Ayan, nakalagay 3 years. So 2 million kada taon yung binabayaran. Principal amount plus interest. Okay? So ayan, tingnan na natin ang mga requirements. So number one, pinapakumpit sa atin yung bond issue price. Okay. So, syempre, dahil at present value ang computation natin or discounted value, i-discount natin yung principal amount at saka yung interest payment. Okay. Kung mapapansin mo rito, medyo kakaiba. Kasi, 'di ba, the principal payment is 2 million every year. Ay, sorry, hindi tayo. Yan, 2 million, 'di ba? Binabayaran daw siya every year. Tapos ang ginamit dito hindi present value of one kundi present value of annuity of one. Bakit annuity? Kasi nga taon-taon binabayaran mo yung principal amount. Therefore, paano to kinumpute? Ano mang ginamit na rate natin dito? 8%, 'di ba? Tapos annual naman. So 1 plus 8% raised to negative 3 kasi 3 years, 'di ba? Okay. And then ito, kung paano na-determine itong present value factor na ito. Yan. But of course, kung given naman sa problem, wala ka nang poproblemahin. Ang pwede lang mangyari talaga sa iyo dito, ang magamit mo present value of 1 instead of annuity of 1. Kaya babantayin mong mabuti. Ang tip ko dyan, alamin mo muna kung anong bonds yung pinag-uusapan natin. Kung term bonds ba or serial bonds. Kaya para mas madaling malaman kung anong approach ang gagawin mo. But same thing, kinukumpute mo pa rin naman yung present value. Okay, it's just that baka dito bigla mong magamit is yung present value of 1. Eh sinabi naman annually binabayaran siya. So annuity ang gagamitin natin. So na-determine na natin. Ayan. Okay. And then the present value of interest payment ay ito. Okay, 2018, 2019, 2020. So magkano ba yung interest, 'di ba? 6% daw. Ayan. And then 6 million. Okay, bakit present value natin hindi siya parang hindi siya equally. Okay? Kasi nga nag-iiba-iba yung interest payment natin dahil nababawasan yung value. Okay, nababawasan yung value niya every year ay doon naka-base yung interest. Yan. Kaya kung mapapansin mo, yung dito ang ginamit PB of 1, okay? Raised to negative 1 kasi 1 year. Okay, dito naman negative 2, tapos dito, negative 3. Yan. PB of 1 raised to negative 1, di ba? So 1.08 raised to negative 1, 1.08 raised to negative 2, at saka 1.08 raised to negative 3. Kaya na-determine itong mga present value factor na ito. Okay, so multiplying 6 million with the interest payment plus yung present value factor, ito yung lalabas. Okay, pwede mo namang i-double check yung mga present value factor kung paano kinumpute at 4 decimal places. Okay, to sum it up, we have 634,332 and then pagsamahin natin yung principal amount plus yung interest. Okay, so we have 5,788,532. Kung mapapansin mo, magkano ang face amount? 6 million. Diba? Versus 5 million 5.8 million, di ba? Ayan, no? Kung i-round natin, mas mababa yung proceeds kaysa dun sa face amount. So, at discount ito. Okay? Yung natatandaan mo dito ha, pag serial bonds, ganito yung atake natin. At saka ito, at interest date pa. So, wala pa tayong masyadong complicated problem. Ayan. So, again, gagawa tayo ng amortization table. And of course, ipapaliwanag natin. So, na-compute na natin dito sa side na to yung bond issue price at discounted amount, which is 5,788,532. Okay. As of December 31, 2018, ito, okay, ayan, paano ito nakuha? O, di ba? Eh, kasi, yung 2 million, di ba, binabayaran taon-taon. Okay, syempre, i-add mo naman dyan yung interest payment. So, saan ang galing itong 360,000 na ito? O, eh, di, syempre, we have the 6 million times, magkano yan? 6%. Diba? Tingnan natin para sure.
Kai times, sorry. Yan. So we have 360,000. Okay, dito. Yan. Kaya siya naging 2,360,000. And then dito naman, bakit naging 240,000? Eh di ba, yung 6 million na bayaran na nung 2018 nagbayad ng 2 million. Therefore, ang nangyari na lang, 4 million na lang yung balance. So 4 million times 6% na lang. Kung kukumpitin natin, magkano yun? 240,000 na lang tayo dito. Okay? Yan. 240,000 lang. Kaya siya ay 2,240,000. And then, itong last, okay, ang ginamit na lang dito, yung balance na 2 million. So, 2 million times 6%, we have 120,000 interest. So, i-add lang natin dito, we have 2,120,000. So, ganun po na-compute yung ating interest payment. Okay, and then of course, itong interest expense na to, saan ba ito nanggaling? I-multiply natin doon. Diba? Using the effective interest rate na 8%. So try nga natin, 5,788,532 times 8%. So we have 463,000. Ayan, rounded na. Ayan. Okay. So ito, ganun din. Multiply lang doon. Ayan. And then of course, at the end of December 31, 2020, the amount is zero na kasi na-settle na, di ba? Nabayaran na ng tatlong taon. 1, 2, and then dito, nagkaroon na ng settlement. So total payments consists of the principal and interest payment. So saan naman ang galing itong discount amortization? Same thing yung katulad ng ginagawa natin dun sa ibang mga problem. So 2,360,000 less 463,083. So we have this discount amortization. Yeah. Okay, so using the amortization table, madali nang computein yung ibang mga requirements. So katulad dito, requirement number 2, tinatanong sa iyo, how much is the interest expense as of 2018? Okay. So makikita mo nandito naman na 463,000. Yeah. 083 si amortization table. And then the carrying amount as of 12/31/2018, we have the, yeah, papansin mo, dito lang din siya galing. Okay. O, ayun ha. So, malinaw tayo sa pagkakumpute ng serial bonds. Okay. Ang ginagamit natin for the payment of the principal is the PV annuity of 1 kasi nga, taon-taon siya binabayaran. Or kung semi-annual, pwede rin naman. Okay. So, same atake lang yung gagawin natin. Okay. Ano pa? Check lang muna natin ito. Alam mo yung approach natin dito para din tayo nagkaklase sa classroom. Nilipat lang natin dito online. Okay, next. Problem number 2. Ito naman, okay. Kung yung unang problem ay issued at interest date, ito between interest date. So kapag between interest date, malamang meron na yung tinatawag na accrued interest. Okay, kaya between interest date kasi, for example, January 1, 2018 ang date ng bonds, 'di ba? Pero okay, nagkaroon ng issue once, okay, ay kalagitnaan. So, makikita natin dito sa problem. Pero dito basahin muna natin yung requirement. So, ano bang requirement dito? Compute the initial carrying amount of the bonds as of March 31, 2018. Yan. March 1, 2018. Okay, so tingnan natin. On March 1, 2018, Itachi Company issued 12%. Ano tong 12% na to? Nominal rate. Okay, 5 years duration, maturity period. 1 million yung face amount. Diba? Okay. At quoted price of 98% Yan. Including accrued interest. These bonds were dated January 1, 2018. So ang date kasi ng bonds natin, January 1, 2018, pero inisyo siya March 1, 2018. So may dalawang buwan, which is January and February, na magkakaroon ng accrued interest. Diba? May interest na kasi nung January 1 at saka nung February. But ang issue was nangyari March 1. Okay? In addition, the interest on these months are due annually. Okay? Every December 31. Every December 31. Okay? So, sige. Solve na natin yung problem. Yan.
So when the bonds are issued between interest date, sabi ha, the total proceeds from the issuance is composed to, anong ibig sabihin ng the total proceeds? Yun daw matatanggap mo. Kasi di ba, ikaw ang nag-i-issue ng bond. So, yun daw matatanggap mo ay dalawa ang component. At ano yun? Number one component niya, okay. Salamat. The amount received from the issuance of bonds and, of course, the amount received for interest which has accrued from the interest date to the issuance date. So kung mapapansin mo kasi, January 1, 2018, yung date ng ating bonds talaga. But the issuance ay nangyari noong March 1, 2018. Therefore, merong dalawang buwan, okay, January and February, na accrued interest. So yun yung sinasabi rito. Kaya daw yung proceeds na matatanggap mo, eh, kasama na yung interest ng January up to February. Okay. And then sabi dito, the initial measurement, initially kung paano ba daw siya minimeasure, even the value, of the bond shall be equal to the portion of the total proceeds applicable to the bonds or total proceeds net of accrued interest. So ibinawas na daw yung accrued interest. So para mas ma-appreciate natin, papakita natin sa problem. So pakita natin yung solution. Ayan. Okay. In the given data, the bonds were issued at 98% or 98 quoted price, di ba? Of the face amount or 980,000. Kasi 1 million ang face amount multiplied by 98%. So this is allocated as follows. So paano daw i-allocate yung 980,000? Ang total proceeds mo, ito. Okay. And then the accrued interest, paano kinumpute? 1 million times 12% na nominal rate, di ba? And then 2 over 12, bakit? Kasi 2 months, January, February, over 12 years. So we have accrued interest of 20,000. So kapag tinatanong kung magkano yung proceeds, the answer is ito. Yan, 960,000. Okay, kasi net of ano daw eh, accrued interest. Okay, so to record it, you have 980,000 cash and then discount on notes on bonds payable. And then at face amount, yan. And then itong accrued interest, either siya ay naka-credit sa interest expense, pwede naman, or naka-credit siya sa interest payable. Okay? So kung ganun yung ginawa mo, meron naman ditong approach. Ipapakita dito kung paano yung approach. Pakita natin. To record the interest payment on December 31, 2018, yung nagbayad ka daw, if accrued interest is credited to interest expense, di ba? Katulad dito. Lagyan natin. Ayan, diba? Kung ito yung ginamit mo, okay. Ang magiging treatment mo dito upon payment ng interest is with debit interest expense and then credit cash of 120,000. Okay? And then, if the accrued interest is credited to interest payable, yung tamang approach naman talaga, diba? So, na yan. Ayan. Ayan, 20,000. Paano daw ang magiging entry mo? So, interest expense of 100,000. And then you debit interest payable and then cash payment of 120,000. Either way, parehong ang interest expense ay 100,000 lang. Kaya kung mapapansin mo kasi, di ba, interest expense. Nag-record ka nung March 2018 na dito, di ba, kin-credit mo. And then dito, nag-debit ka ng 120,000. So, ayan. 100,000 din. Okay, same lang din naman yung lalabas. Okay, and then of course, to record discount amortization, paano kinumpute? Di ba ang discount on bonds payable natin ay 40,000? Saan ang galing yan? Ito yan, di ba? Yan. Divided by 5 years, kasi 5 years to pay, or 5 years binabayaran yung ating bonds. Di ba? Yan. And then 10 over 12, kasi 10 months na lang. Hindi kasama yung January and February. So ito. Okay. Yun, madali lang naman, di ba? So ito ay between interest date ang atake natin. Yeah. Okay, ito naman copy nung yung copy naman itong presentation meron tayo dun sa
ano natin eh, sa LMS natin. Okay? Yan. So punta na tayo dito sa term bands. Okay? So yung term bands, pinag-usapan na rin natin sa part 1. But of course, dito, ang pag-uusapan natin, issued between interest date. Katulad nung sinagutan natin previous problem, di ba? Yun nga lang doon sa ating part 1, issued at interest date. So ito naman, issued between interest date. Okay? Ano bang rule kapag issued between interest date ang ating term bond? So tingnan natin. Ayan. Kung mapapansin mo rito, hanapin muna natin kung ano yung nare-require ng problem. So compute for the amount of proceeds, kung magkano daw yung tatanggapin mo, okay, upon issuance of bonds. Yan. And then of course, yung present value factor, i-round mo daw sa 4 decimal places. So pinapa-compute sa'yo rito, magkano daw ang proceeds kung siya ay i-issue as of January 1, 2018, which is the issuance date. So ibig sabihin at interest date ito. Or March 1, 2018. Ibig sabihin between interest date. So pakita daw natin. Okay, let's read the problem. On January 1, 2018, Hinata Company is planning to issue 12%. Again, this is nominal rate. Okay, 5 years duration. 1 million bonds. Interest on these bonds are due annually every year end as of December 31. Diba? Hinata Company determines that the current market rate on January 1 is 15%. This is the effective interest rate or effective rate. Diba? Kung mapapansin mo, effective rate is greater than the nominal rate. Therefore, ito ay issued at discount. At kapag discount, ibig sabihin, mababa sa face amount yung proceeds mo. Okay? Than 1 million. Kasi 1 million is the face amount. Yan. Okay? So may mga palatandaan na tayo, no, para at least makatulong sa atin pag nagsosolve tayo ng problem. Alright. So, let's proceed to the solution. Oh, bond issued daw on January 1, 2018. Ito, walang kahirap-hirap. Bakit? Eh, kasi issued at interest date eh, ang computation dito. So again, kung mapapansin mo, present value factor of principal payment, ang ginamit natin ay present value of 1. Okay? Kasi one-time payment lang. So 1 million multiplied by the present value factor. Okay? Kung paano man ito kinompute? Of course, ang ginamit natin dito, 1 plus 12%. Ilang year ba? Oh yeah, base on negative 5. Check natin ha, para baka mamaya mali tayo. Eh. So 1.12 is negative 5. Aha. 12% ba ang ginamit natin? Annually, 1.9. Yeah. Ay, ang gamit pala natin dito ay ano? 15%, sorry. 15% effective interest rate. Yan. Yeah. Okay, so 1 plus 15% raise to negative rate kasi 5 years. Or, pwede mo naman gawin is ganito. Or 0.15. Yan. Yeah. Okay, so we have 497,200. And then, the present value of interest payment. Of course, dahil yung interest payment ay payable annually, so ang gagamitin natin dito, annuity of 1. Okay, PV or present value of, present value annuity of 1. So, i-determine natin, we have 1 million, the face amount, multiplied by the nominal rate, kung magkano naman talaga yung babayaran mong interest payment, and then multiplied by the present value factor ng annuity. So, paano ito na-determine? Again, ganun din. Okay, 1 plus 15%. Okay. Raise to negative 5. Yan. Ganito siya. So, to double check, tingnan natin. Okay. Actually, extension lang din naman ito nung present value of 1. Okay, dinagdagan mo lang ng formula. Ayan. So, tama tayo dito. And this is the present value of annuity of 1, okay, which is
464. So the total of the principal amount and the interest payment is 899,000. So kung mapapansin mo, ito yung ating proceeds, di ba? Which is less than the face amount of 1 million. Kaya nga sabi natin, itong problem na to at discount. Okay? So, that's the requirement for number one. So, requirement number two, okay. Ito naman, between interest date. So, meron ditong pinapanood sa atin. So, sabi dito, okay, in computing the proceeds, pag daw nagko-compute ka nung kung magkano yung matatanggap mo, from the issuance between interest date, we can simply compute for the carrying amount on issue date, assuming that the bonds were issued at interest date. So may assumption. Ang assumption daw is as if inissue mo siya dun sa mismong interest date. Halimbawa, January 1, 2018 yung date ng bonds. Pero ang issuance mo ay nangyari ng March 1. Katulad nung previous problem, di ba? So ang date ng bonds ay January, pero inissue ay March. So merong in between, di ba? So merong accrued interest itong magaganap or makakompute natin. But sabi dito, we can simply compute for the carrying amount on issue date. So ano ba yung issue date? For example, doon natin ay March 1, di ba? Yan. Assuming that the bonds were issued at interest date. So assuming daw na siya'y inisyo as of January 1. Kahit ang issuance niya ay March 1. Okay. In the next slide, we have computed the carrying amount on March 1, 2018, assuming that the bonds were issued on January 1. So yung sinasabi natin, itong January 1, this is the date of the bond. Kumbaga, nagsimula talaga siya January 1, pero inisyo lang siya March 31. So between interest date siya. Ngayon, ang computation daw, as if, inisyo mo siya ng January 1, 2018 ng approach. So para mas ma-appreciate natin yung problem, let's see kung paano ang ginawa. Yan. Okay. So una, dinetermine muna kung magkano yung present value. Which is 899,464. Saan nanggaling yan? Na-compute na natin dito, diba? Ito. Okay. Kung mapapansin mo, ito kasi ay issued on January 1. So ang ginawang approach dito, as if January 1, 2018 din ang issuance. Kahit ang issuance naman niya talaga ay March 1, 2018. Yan. Diba? So, lagay mo lang muna yan dyan. So, kung mapapansin mo rito, the carrying amount as of January 1, 2018 is ito. Diba? Okay. And then, discount amortization from January 1 to March 1, paano kinumpute? Okay, di ba? We have the discount amortization sa buong taon na 14,920. So ito 'yon. Di ba? Buong taon na kasi 'yan. Ngayon, di ba merong 2 months na accrued, which is January and February. So we multiply it by 2 months divided by 12 months. So we have discount amortization from January 1 to March 1. Okay, na 2,487. So proceeds applicable to the bonds ay ito. Yan. And then of course, add accrued interest. O paano kinupit ang accrued interest? We have the face amount of 1 million. And then we have the nominal rate of 12%. And then of course, dahil 2 months nga lang yung accrued interest, we have the 2 months and then 2 months divided by 12 months. Ayan, 20,000. Okay, so the total proceeds from the issuance of bonds, 921,951. Ito yung as of March 1, 2018. Ayan. Okay, kasi itong portion na to, ito as of 12/31 na yan eh. Diba? And tinatanong naman sa'yo, March 1, 2018. Kaya ang ginawang approach dito, ang atake mo daw munang una is as if inisyo siya at interest date, which is January 1. And then dun mo na lang computing yung discount amortization at saka yung accrued interest. Yan. Kaya total proceeds from the issuance
921,951. Okay? So I hope malinaw ha dito sa mga problem na binigay natin, yung mga sample problem na binigay natin. Yan. So natutunan na natin yung term bonds at interest date. Term bonds between interest date, serial bonds at interest date, at saka serial bonds between interest date. Yan. Okay? Let's now proceed to the last topic of the last topic nandito ditong discussion natin ng bonds payable. Yung derecognition. Pag sinabi natin derecognition, kailangan maalis na siya dun sa financial statements, i-derecognize. Okay, either yan ay nag-retire na yung bonds or kinancel yung bonds. So, yun yung mga way para ma-derecognize itong ating financial liability. Okay, the bonds payable. So, sabi dito, a financial liability should be removed from the statement of financial position. Kailangan mo na daw siyang alisin sa balance sheet. Kailan? When and only when. Yan. It is extinguished. Di ba may mga mode of extinguishment tayo. Pag-aaralan natin yan dun sa mga susunod na topic. Pero ito, alam na natin. Kailan ba nagkakaroon ng extinguishment ng liability? Di kapag binayaran ng cash, binayaran ng non-financial, na binayaran ng mga other than cash, di ba? O kaya binayaran ng service, o kaya kinonvert into equity, yan, na-extinguish yung ating financial liability. And bonds payable is an example of financial liability. Okay? That is when the obligation specified in the contract is either discharged or na-cancel or nag-expire. Ibig sabihin, dumating na yung maturity period at kailangan na siyang bayaran. Na-discharge, halimbawa, pwede pinagbigyan ka nung, meron tinatawag tayong debt forgiveness, di ba? Pinagbigyan ka nung creditor. So, we need na. Pwedeng ganun. O kaya kinansel. Either way, yung mga yan will lead to the recognition of the bonds payable. Okay, sa ating statement of financial position o sa ating libro. Kailangan na natin siyang alisin. Kung paano yun, makikita natin. Okay. So dito, ang pag-uusapan natin ay non-convertible bonds. Diba? Ano ba yung non-convertible bonds? Ibig sabihin, hindi siya nako-convert into equity instrument. Okay, kasi ang pinag-usapan natin dito hindi naman compound financial instrument eh. Non-convertible bonds lang. Kaya nga ang sabi dito, okay, note at tandaan daw. If the problem is silent, meaning wala namang sinabi kung convertible or non-convertible bonds yung pinag-uusapan, assume that the bonds is assume that the bonds are non-convertible. Yan. Unless sabihin talaga sa problem na convertible bond siya. Okay? Yan. So, summary of the accounting for the retirement of non-convertible bonds payable. So, tingnan natin. Okay? Kasi meron ditong retirement. Sabi dito ha. Retirement of bonds prior to the date of maturity. Ibig sabihin, okay, nag-retire na yung bonds bago pa siya mag-mature. Or for example, ang maturity period niya is December 31, 2021. Okay? Hindi muna pinatapos yung December 31, 2021. Nag-retire na siya early. Kaya sabi, prior to the date of the maturity. Okay, so paano ba yun? So tingnan natin dito sa, yan, sa flow. Retirement price is applicable to principal. Okay, and then the carrying amount of the bonds on the date of maturity. The difference is recognized as gain or loss on extinguishment of bonds. Okay, part of P&L. Di ba? So yung gain or loss daw, kasi di ba, yung retirement price applicable to the principal, magkano ba yung retirement price niya? RP. Versus, magkano na lang yung carrying amount niya at the date of maturity. Yan. Kung may difference kasi yan, either yun ay magli-lead to gain or loss. At itong gain or loss na yan, saan mo daw ipipresent? Of course, sa P&L. Or sa madaling salita, sa income statement portion ng statement of comprehensive income. Okay, P&L ha, hindi OCI, P&L. Yan. Kasi ito actual realization, 'di ba? Nag-retire, binayaran na talaga, na-settle na talaga between before maturity period. So, realized na siya. Kaya hindi siya pwede sa OCI makita kundi sa P&L kasi actual gain or loss ang mangyayari dito. Okay? While
Retirement on bonds on the date of maturity, sa mismong maturity period, settlement price and the carrying amount will be equal to the face amount. So yun daw, settlement price retirement price versus the CA ay ano daw, equal. Ay, kung pareho yan, walang gain or loss na i-re-recognize. Yan. Okay, kasi pinaabot mo dun sa maturity period. Pero before maturity period at nag-retire na yung ating bonds, may mangyayaring difference. Okay, at yung sabi nga natin, yung difference will be considered as gain or loss and to be presented in the profit or loss o sa madaling salita, sa statement of comprehensive income, may dalawang part, which is the income statement at saka sa other comprehensive income, makikita mo daw siya sa income statement or sa profit or loss. Yun yung sinasabi niya rito. Okay? So magpakita tayo ng steps kung paano kino-compute. Okay, procedural lang approach na pinakita natin dito on retiring regular bond. Yung sinasabing regular bond, yun yung non-convertible. Okay, so sabi nga dito, step one, talagang literal na step, ano? Okay. I-update the amortization of the bonds payable as of the date of retirement. Okay, i-update mo daw yung amount. Okay, o yung amortization, kasi may amortization table naman tayo, di ba? So i-update mo daw yung amortization ng ating bonds payable as of dun sa date na magre-retire na siya. Kasunod, compute for the gain or loss. So paano ba kinocompute ang gain or loss? So sinabi na natin, di ba? Retirement price, ima-minus mo lang yung carrying amount ng bonds payable. So either yan ay gain or loss. Saan ipepresent? Profit or loss. Di ba? And then step three. Record the transaction as follows. Kung mapapansin mo, yung bonds payable okay, ay ano, dinebit at face amount. Diba? Siyempre, nawalan eh. So, i-debit mo siya. Ngayon, kung yan naman ay may premium, so kailangan mong i-debit na yung premium para mawala na siya. If applicable lang naman, di ba? Okay. While kung yan naman ay may discount, kailangan mo na rin tanggalin yung discount. So, kasi debit yun, so i-credit mo, di ba? Yan. So, either pwede siya mag-result sa loss or sa gain. Either way, ito or ito will be presented sa P&L. Okay? So, step one, review tayo. I-update mo daw yung amortization ng bonds payable para ma-compute mo yung carrying amount. Okay? And then yung retirement price. And then yung retirement price, ikumpara mo doon sa carrying amount to determine the gains or losses. And then step three, syempre, journalize ni NP. At ito yung guide natin. Okay? So, let's go to the sample problem, the recognition. So, punta muna tayo sa requirement. Determine the amount of gain or loss, assuming the bonds were retired under the following independent situation. So, binigyan tayo ng independent situation dito. Situation 1, 2, 3. Situation 1, okay. On January 1, 2018 at face amount. Yung isa naman, on April 1, 2020 at the quoted price of 105 or 105%. Okay, and then number 3 on June 30, 2022. So yan ha, pinapakompute sa atin. Okay, so let's read the problem. Akatsuki Corporation is authorized to issue. Magkano daw? 1 million. So this is the face amount. 5 years, the duration, dated June 30, 2017. With a stated interest rate. So ito ay nominal rate. 10%. Interest on bonds payable is semi-annually. So twice mong babayaran. Every June at saka every December 31. The company uses effective interest method. Okay, the bond were sold at the yield of 8%. Again, this is the effective rate. Kung mapapansin mo, effective rate, which is 8%, is less than the nominal rate na 10%. Therefore, it was issued at premium. Ibig sabihin, mas malaki yung iyong proceeds kaysa sa face amount na 1M. Okay? Bayan, wala na. Yung daw matatanggap mo ay mas malaki kaysa sa 1 million. Kasi nga, the effective rate is less than the nominal rate. Tingnan natin.
Okay. Of course, nag-compute na tayo rito ng amortization table, or may pinakita na tayong amortization table dito. Itong amount na to, okay, kung paano yun na-compute, that's the DFEB amount. Diba? Present value ng ating tawag dito, principal at saka present value of annuity of one ng ating interest. Yeah. So, yun yung na-compute. Pwede mo namang i-derive. Yeah. And then, itong 50,000, di ba? Kung mapapansin mo, siya ay 1 million, di ba? Principal amount times 10%. Dahil twice, so i-divide mo sa 2. Semi-annual, di ba, ang bayaran? Kaya 50,000 every 6 months. Yeah. Yun. Same thing with this. Okay, ang gagamitin nating interest rate is 8%. Okay, but of course, divided by 2. Kaya, sa, ay, kasi semi-annual. Yeah. So ganyan, computation natin. Kaya kung mapapansin mo, at the end of 6/30/2022, dapat naka-face amount siya. Kasi ito yung amount talaga na manamad, re-retire. Diba? Yan yung ide-debit natin pag nag-retire na yung bonds. Okay. So, let's now go to the independent situation computation. Yan. Oh, January 1 at face amount daw. How much is the retirement price? 1M. Oh, diba ito yan? Yung face amount. And then, the carrying amount as of January 1, 2018, ito, diba? Oh, ito, nilipat lang natin. Ah, sorry, ito. Yan. Tama ba? Ah, sorry. Ba't ganun? Ah, tama. January 1. Oh, tama ito. Okay. So, ito. Yan. So, gain on retirement of bonds, 74,391. So, ito, saan mo ipipresent? Of course, P&L. Diba? Hmm. Tama. 12/31/2017. Okay. Next. Ang nangyari naman dito, April 1, 2020, ang retirement date quoted at 105. So, let's compute the retirement price, 1 million face amount multiplied by 105% quoted price. This is the retirement price. And then less the carrying amount as of 12/31/2019. Kasi April 1, 2020, di ba nag-retire. Okay. So kinumpute muna yung as of 12/31/2019. Saan ang galing ito 1044? Okay, tingnan natin dito. Yeah. Diba? As of 12/31/2019. Diyan lang muna. Okay. And then, yeah. And then, amortization up to April 1. Yan. Yeah. Ma-minus natin, which is 4,109. Yan. Yeah. So, ito. Ang na-compute natin, carrying amount na updated na. Okay. So, kung mapapansin mo rito, ang nangyari, the retirement price, okay, versus the carrying amount na updated, we have a loss on retirement of funds na 9,547. Dito sa case or sa situation number 2. Yan. So, saan ito ipipresent? Again, P&L. Okay. So, eh, ito naman, ano nangyari? Nag-retire siya as of June 30, 2022, which is, this is the maturity date. Yan talaga yung date kung kailan siya mag-retire. Okay, therefore, yung ating retirement price ay equal lang dun sa ating carrying amount. So kung equal lang yan, therefore, no gain or loss. Kaya yung tinatanong dun sa requirement number 3, how much is the gain or loss? The answer is 0. Bakit? On June 30, 2022, the maturity date, okay, the retirement price and the CA is equal. Okay? Therefore, yung 1 million face amount ay equal lang din sa retirement price. Thus, no gain or loss shall be recognized. Yeah. Hindi natin ito masulat. Yeah. Okay? So, dito sa situation na to, sa problem na to, nagpakita ng tatlong situation. Yung una, gain ang lumabas, di ba? So, presented at P&L. Dun sa situation number 2, loss naman. Again, presented pa rin sa P&L. Dito naman, sa situation number 3, dahil
dahil siya naman ay nag-mature, or sorry, dahil siya ay nag-retire at maturity date, so equal yung face amount at saka yung carrying amount, which is yung 1 million. Kaya no gain or loss na i-re-recognize. So ipo-follow mo lang din yung step. Ano nga yung step? Recap tayo. Step 1, kailangan mong i-update yung retirement price at saka yung carrying amount. Okay? And then, pagkumparahin mo yung dalawa, either gain or loss to be presented in the P&L. And then, of course, gagawa natin ang journal entry. Okay. Ayan. So, tapos na tayo ng ating discussion. But of course, magpasalamat muna tayo sa ating sa mga nakinig at of course sa ating source ng ating discussion, si Sir Milan, si Sir Balix, and of course, yung tatlo nating authors, si Sir Asuncion, si Sir Ngina, at saka si Sir Escala. Yan. And of course, yung mga photos na ginamit natin galing dito sa Google. Yan. Okay, so thank you very much at sana marami kayo natutunan dito sa video lecture na to. Kasunod nating discussion, ang i-discuss na natin ay about notes payable naman. Then after notes payable, punta naman tayo sa debt restructuring and then compound financial instrument para nakompleto na natin yung long-term financial liabilities discussion. Okay? So, thank you.